是打那个的。我也帮他，但我帮他打你的，都来都摆下了。Bukan-bukan nak sokong ni siapa ada ni. Oh, gitu. Oh, itu Paisa, si Baste. Kira gua mo itu. Magandang hapon po. Hi, Pans! So, magandang hapon sa ating mga double gods dito sa Barangay Kanyogan. Kay nanay, kay tatay, pambilin tinapay, meron pa tayo dyan. Ako po ay narito upang pasalamatan po kayo sa tiwala at pagmamahal na Papito Rona. Kaya naman siya ng restore po ka. Salamat. Hey, good night. Salamat po sa inyo lahat sa tiwala at pagmamahal, suporta na binibigay nyo. Eh, binibigay nyo sa aking mahal na anak na si Mayor P. Cusato. Thank you very much. At yun naman eh sinusuklian niya ng isang malinis na gobyerno. Isang gobyernong lumalaban sa korupsyon. Isang gobyernong mga tanging iniisip lamang ay ang kapakanan ng mga Pasigueño. Kaya sana po, tuloy-tuloy lang natin ang ating suporta. Nang sa ganon, tuloy-tuloy din ang pag-agos ng pag-asa dito sa Pasig at tuloy-tuloy ang tunay na pagbabago sa ating gobyerno, sa ating lungsod at sa ating bansa. Ako po ay hindi na gaanong magtatagal sa aking talumpate, ha? Dahil baka sa ganda ng aking talumpate, eh ako maiboto niyong mayor. Wow. Iboto niyo ako, vice-presidente. At siyempre, huwag natin kalilimutan ng ating magaling na congressman, Roman Romulo. Marami na nagawa yan para sa Pasig at marami pang gagawin para sa ating lahat. At ang mga magigiting at mga magagandang lalaki, sabi nila, ang mga ating mga konsehal ng Giting ng Pasig, Board Straight Giting ng Pasig. At narito naman po, mga taga-may bunga, pwede ba akong humiling sa inyo? Sabay-sabay natin isigaw, iba na ngayon. 1, 2, 3, isa pa! Yung pinakamalakas! Sino ang mayor nyo? Ito! Sinong mayor nyo? Ito! Ang mahusay na mayor! Mayor Vigo Sato! Magandang gabi sa ating lahat! Maraming salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap sa buong team ng Giting ng Pasig. Maraming salamat po, nakakataba po ng puso. Pero bago po ako magsimula, meron lang po ako ang tanong sa inyo. Nasaan po ba ang pinakamaingay dito? Nandito ba sa bandang kaliwa? Nandito ba sa bandang kanan? Nandito ba sa bandang gitna? Kayo po sa may speaker dyan. Nasaan yung mga bata? Nasaan yung mga matatanda? Pero alam nyo, bilib po ako sa mga bata rito sa Bistria. Tahimik sila, nakaupo lang at nakikinig pa. Galing nyo, palakpakan nyo yung mga sarili ninyo, mga bata. Ayos yan.
Gusto ko rin pong batiin mga kasama natin na nasa upper box. Hello po sa inyo dyan. Naririnig niyo po ba ako? Kung hindi niyo po ako naririnig, kumaway po kayo. Hindi daw nila ako naririnig. Hello po. Naririnig niyo nga ako? Kung naririnig po ninyo ako, ano bang pwede natin pagawa? Itaas niyo yung mga paa ninyo. May nagtatang, naririnig na nila ulit. Huwag lang masyado ma-excite, ha? Pumuli po. Maraming salamat po. Ano yung pinapakita natin? Ano yung pinuturo ko? May nagtaas na ba? Ang bilis po ng panahon, ano? Parang nung kailan lang ay naglalakad-lakad pa lang kami ni Kong Roman dito. Ang totoo po niya, nung una po akong bumisita dito, diba, hindi pa ako sigurado kung tatakbo ko para mayor o hindi. Totoo po yan. Kasi nagdesisyon po ako tumakbo para mayor, dalawang araw lang po bago mag-deadline ng filing of certificate of candidacy. Okay lang po, magkwento lang ako sa inyo ng konti. Nag-aalala po kasi ako, baka masunog po yung mga sinasaing ninyo. Eksyanto na lang po yung kwento ko. Ha? Gusto nyo mga bate? Si ate nagsabi, ahabaan ko daw. O sige. At dahil gusto ni ate na mahaba yung kwento ko, sisimulan ko po ang aking kwento sa taong 1989. Okay lang, meron! Okay lang po! Biro lang po. Sa 2018 na po ako magsisimula, fast forward tayo. Konsihal po ako ng mga panahon na yun. Pero January, February, March, April, May, hanggang siguro mga June, July ng 2018, wala po sa plano ko na tumakbo para mayor. Ang totoo po niyan, at alam to ng mga ibang mga kaibigan ko mula din, siya po dito taga District 1. Bumoboto po sa District 1. Yan. Alam ko, taga rito na po kayo, pero bumoboto pa rin po sa District 1. May mga kamag-anak niyo, alam ko, marami po sa District 1. Ano? Alam po nila, baka alam din po ninyo, na noong mga panahon ng 2018, hanggang gitna ng 2018, ang totoo po niyan, wala naman akong plano para tumakbo ngayon. Ang plano ko noon, hindi na rin ako tatambang konsehal, kasi alam niyo naman po yung sitwasyon ko noon bilang, yung sitwasyon ko bilang konsehal, ako lang yung nag-iisang independente noon. Medyo mahirap, di talaga tayo makaporma, may mga gusto sa hayo na tayong gawin, hindi natin magawa, alam mo naman po doon eh. Yung sitwasyon nun talagang... Alam niyo na po yun, no? Alam niyo po, hindi na natin kailangan ikwento pa yung detalye, no? Alam niyo na po yun. Kaya ang plano ko po nun, hindi na ako tatakbong para konsehal. Sa totoo, kanina galing po kami yung dilapas sa Kanyugan, ano? Malapit po sa Pag-asa Street, kung saan po yung Arellano University. Ang totoo po nun, nagsimula na ako magturo sa Arellano. Tapos, ang balak ko, pagkatapos ng term ko na konsehal, mag-a-apply ako ulit dun sa dati kong trabaho, nagtrabaho sa parang NGO, yung Government Watch. Kung tatanggapin nila ako, babalik ako, yun ang magiging feeling ko kasi noon. Mas marami ako nagagawa sa trabaho ko sa NGO, mas marami ako naitutulong. At bilang guro, mas marami rin akong maiiambag sa ating bansa at sa ating lipunan. So nung panahon na yung June, July 2018, ang plano ko talaga hindi na ako tatakbo. Kahit konsehal. Pero dumating po yung August, dumating yung September, nag-usap kami ni Kong Roman. Alam ko na noon, nababalik siya, tatakbo po siyang congressman ulit. Ay kung maganda yan, kailangan talaga natin ng mga iba dito sa lungsod ng Pasig. At nung nag-uusap kami, at sa pag-iikot ko po, marami akong nakuusap ng mga Pasigenyo. Sabi natin, siguro ito na yung tamang pagkakataon, ito na yung tamang panahon para magpakilala tayo ng pagbabago sa ating lungsod. Bilang konsyal, marami akong natuklasan. Marami akong narinig na kwento, maraming nagkwento sa akin. Marami tayong nakita, mga bagay na alam natin kalakaran, pero kalakaran man alam natin hindi tama, alam natin mali, at panahon na siguro para baguhin natin ang mga yun sa ating lungsod. Kaya nung October, first week of October, hindi pa rin ako sigurado, pero pinag-iisipan ko na, ano kaya akong tumakbo kung mayroon? Alam ko, halos imposible, pati rin babanggay natin. Pero tingnan natin, at 2 days before, nag-desisyon ako na tatakbo ko para mayor. Una ko pong sinabihan, ang aking nanay. Kilala na naman po siguro ang aking nanay. Wala na pong iba. Sino po? Tama po kayo, si Ruby Rodriguez. At si Connie. Sabi ko sa mga, tatakbo ko para mayor.
Halos binauhan po siya nung nalaman niya natatakbo ko. Makain po kaming hapunan nun. Pangalawa ko pong sinabihan, natatakbo ko para mayor. Ang tatay naman po, si Papa. Kilala niyo rin naman po ang aking matay. Sino po? Si Bossing. Tama po kayo. Si Bossing Yoyong Martires. Ay, si... Big pala. Na hindi na nga kami nagkita ng personal. Sa cellphone na lang po kami nag-usap. Yung iba sa inyo, alam na rin po yung kwento. No? At nung una ko po silang sinabihan, ganun din may mga kapatid ko rin po, nung una ko silang sinabihan na tatakbo ko para mayor, ayaw po nila. Alam nila yung mga nangyari noon. Mga pasigyan nyo rin po sila, kaya alam nila yung mga nangyari noong 2004. Alam nila yung nangyari noong 2007. Alam nila hindi biro yung laban, maaari man yung delikado. Pero pinaliwanag ko po sa kanila na yung pagtakbo ko para mayor ay hindi para sa isang posisyon. Hindi ko ambisyon maging mayor, pero ito po ay para sa isang misyon. At yung misyon na yan ay magpakilala tayo ng tunay na pagbabago sa ating lungsod. At kaya, noong 2019, ang sinigaw natin, iba naman. Noong 2019, lumaban tayo para sa pagbabago. Ngunit, maaaring po magkaroon ng pagbabago na mababaw lang. Maaaring pinalitan mo nga yung pangalan, pinalitan mo yung mukha, pero yung sistema, ganun pa rin pala. Ayaw natin ng ganung klase ng pagbabago. Ang tinaya po natin dito, buhay natin mismo. Kung mababaw na pagbabago lang ang pakikilala natin, para saan pa tayo lumabang? Sana hindi na lang. Kaya ang gusto natin, pagbabago na tunay. Ang pinaglalaban natin, pagbabago na malalim. Tinatalikuran natin yung mga dating kalakaran, alam natin hindi tama. Yung mga lumang kalakaran, alam natin ay mali. Ayaw na natin sa sistema at kultura ng palakasan. Ayaw na natin sa takutan. Ayaw na natin sa korupsyon. Ang gusto na natin, yakapin natin na makabagong estilo ng paggugobyerno, ng politika. Yakapin natin at itaguyod natin ang mga prinsipyo ng mabuting pamamahala o good governance kung tawagin. Ang ibig ko pong sabihin, gusto natin yung pangmatagalang pagbabago. At pag sinabi natin pangmatagalang pagbabago, ang ibig sabihin yan, hindi dapat nakasentro sa isang tao. Hindi ito tungkol kay Vico, kundi ito po ay para sa pangmatagalang pagbabago, pag-aayos ng ating gobyerno na maaari nating ipamana hanggang sa susunod na henerasyon ng mga pasiginyo. Yan po ang inaasam-asam nating pagbabago at yan po ay unti-unti nating napagtatagumpayan. At ang laki na po na napagtatagumpayan natin din ang mga pasiginyo. Ayaw na natin ng palakasan. Simpleng halimbawa, bibigay kasiyahan tuwing kapaskuhan. Simpleng halimbawa, pero sa ating mga pasiginyo, malalim po ito. Malalim yung pinanggagalingan natin dito. Yung tinutukoy ko po ay ang ating pamaskong handog. Sino po sa inyo nakatanggap ng pamaskong handog? Yung mga taga West Bank, nakatanggap po ng pamaskong handog? Lahat ng taga rito po sa Bliss, nakatanggap po ng pamaskong handog? Pero natatandaan po ba natin kung paano yung lumang style ng pamamahagi? Sana huwag din natin kalimutan ano kung saan tayo nanggaling. Kung ano yung mga ginawa natin para makarating tayo, kung nasan tayo nakatayo ngayon, at kung saan tayo papunta at saan kung gusto makarating bilang isang lungsod. Matatandaan natin yung lumang style. Kailangan malakas ka para mayroon. Membro ng samahan, ng lab organization. Kailangan malakas yung presidente ng samahan ninyo. Kailangan kadikit mo yung kagawad, kadikit mo yung kapitan. Yung mga malakas humigaw, sila po yung mga hindi nakakatanggap dati. Pero wag din natin sisihin yung mga nakakatanggap. Kasi syempre kung bibigyan ka, tatanggapin mo naman talaga. Yung mali, yung sistema. So ano pong ginawa natin? Bilang simbolo na ayaw na natin ng palakasan. Hindi lang palakasan, yung pamaskong handog, nagagamit din yan sa takutan. Alam niyo po ang ibig ko sabihin. Ang ginawa po natin, nagbahay-bahay po tayo. Sa pagbabahay-bahay natin, pagkaibigan ka, syempre meron. Pagkaalyado ka, syempre meron. Pero ang importante po rito, kahit hindi ka kaibigan, kahit hindi ka kaalyado,
Kahit nakaaway mo pa yung mayor, meron ka pa rin pamaskong handog. Hindi tayo namimili dahil wala akong karapatan na mamili. Yan po ang paniniwala ko. Kahit po may mga proyekto tayo, di ba, may mga pinapaayos tayo, yung health center natin, yung mga ibang school building po natin, yung mga pinapagawang drainage, kalsada, may pinagawa tayong pumping station, hanggang sa mga goods, gaya ng malusog na batang pasigenyo para sa mga kabataan, yung tablet na nakuha po nila, yung pamaskong handog na natatanggap natin. May nakita na po ba kayo isa sa mga proyekto na yun, nakasulat po, Project of Mayor Vico Soto. Wala po. Huwag na tayo, wala naman ako sinasabi tungkol sa mga gumagawa noon. Ano, eh, talaga naman normal yan dati. Pero ibig ko lang po sabihin, tayo po kasi, tinatayuan na natin itong makabagong estilo ng pag-gobyerno at politika. At sa makabagong estilo ng politika at gobyerno na pinakikilala natin, na pinaglalaban natin sa ating lungsod, kahit hindi po para ating madali, minsan napakahirap po talaga magpakilala ng pagbabago, pero tinatayuan natin ito, pati yung pagiging pantay-pantay ng tingin ng gobyerno sa bawat isang pasigilyo. Dahil naniniwala po, ito na yung tamang, naniniwala tayo, ito na yung tamang direksyon. Ang pinakamalaking pagbabago na pinakilala natin, nagbanggit na tayo ng simbolo ng malalim na pagbabago, yung pamasong handog. Pero banggitin ko rin po ang isa sa mas malalim na pagbabago na pinakikilala natin sa ating lungsod. Ito talaga laban kong laban. Madugo ang laban para patupad po ang pagbabago na ito. Ito po ang sinasabi ko, yung paglilinis natin ng pag-gobyerno, yung laban natin kontra korupsyon. Kasi ito po, hindi po ito biro. Nung naupo ako noong July 2019, ang sumalubong po sa akin, manasindikatong grupo. Ito po yan. Alam na alam nila paano paandarin yung mga papeles ng City Hall. Alam na alam nila paano lutuin yung mga public bidding na nangyayari para sila-sila lagi yung nakakakuha ng mga kontrata. Pag nakuha na nila yung kontrata, yung pinakamalaking open secret sa ating pamahalaan, yung corruption, ay yung SOP. Maaring yung iba po sa inyo narinig na yung term na SOP, yung iba baka hindi pa. Pag narinig nyo yung term na SOP sa gobyerno, ang ibig po nila sabihin, yung project cost may tongpaks, yung sobra, yung pinatong sa presyo, yan po yung pang-kickback. Halimbawa po, may project, kaya palang ipagawa yung kalsada na 8 million pesos. Ang SOP niyan, may tongpaks na 2 million. Sasagarin sa budget na available na 10 million pesos, ibig sabihin, may sobrang 2 million. Yung sobrang 2 million, hati-hati na po sila dyan. Yan yung kickback. SOP system po yung tawag dyan. Kahit hindi nyo po kailangan maniwala dahil sinasabi ko. Sa lahat ng sinasabi ko ngayon, hindi nyo po maniwala dahil sinasabi ko lang. Pwede nyo po i-check yan para sa mga sarili ninyo. Open secret kayo. Lahat ng tao, alam po na ganyan ang nangyayari sa gobyerno. Hindi ko pong nilalahat. Meron din naman pong matitino sa gobyerno. Pero naabutan ko sa lungsod ng Pasig, sa ating lokal na pamahalaan, ganun po talaga nangyayari. Isipin po natin, ha? Ipagpalagay na lang natin na 20% yung SOP kickback na yan. Sa totoo, ang sinasabi nila, mas mataas pa sa 20%, minimum daw noon 30%. Ang nagsabi po sa akin, stop din po nila. Nung pumasok na ako nung opisina, may office, ano, may vault pa nga doon nasira nung pagpasok ng July 2019. Anyway, pasok po natin, nakita natin, sabihin na lang natin 20%. Alam niyo kung magkano ang proyekto ng City Hall kada taon? Yung mga dumadaan po sa public bidding, more or less, nasa 5 billion pesos. Kahit anong moment po, mayroong 50 to 100 project na infrastruktura ang ating lungsod. Ganyan po karami yan. Ngayon po, meron tayo, kahit eleksyon, 50 na infrastructure projects po ang ongoing. So isipin po natin, kung 5 billion pesos yung total project costs kada taon ng ating pamahalaan, at 20% yan yung sinasabing SOP at kickback, magkano po yun kada taon? Ano po ang 20% ng 5 billion? 1 billion po kaagad yan. Yun pa lang ang pinag-uusapan natin. SOP at kickback pa lang pinag-uusapan natin. Mababang estimate pa po yan na 20%. Yan po yung pinutol natin starting July 2019. July 2019, sinubukan ako ng marami. Pinilanghan ako ng ibang kontraktor. Sabi nila, Mayor,
Ikaw na naman yung mayor ngayon, Bico. Sabi sa akin, ito yung ginagawa namin dati. Ito yung ginagawa namin dati. Kung gusto mo, bigay mo sa akin ito, project worth 10 million. Bigay ko na sa kayo sa ano, bigay ko na sa iyo kaagad cash 3 million. Sinubukan nila tayo. Pero ang sinabi ko po sa kanila, starting July 2019, ang inyong mayor hindi tatanggap kahit isang piso mula sa mga kickback na yan. Kahit isang piso, wala. Pero hindi po madali yung laban. Marami pong nagalit sa akin. Yung mga dati, di naman siguro nakapagtataka, ano? Kung 1 bilyong piso kada taon yung pinag-uusapan natin ng ibubulsa, hindi naman po siguro nakapagtataka kung bakit yung mga nakikinabang sa sistema ngayon dati, galit na galit po sa akin ngayon. Ang gusto nila, mawala ako sa pwesto para makabalik na sila dun sa lumang kalakaran. Doon po siya. Isipin na lang po natin ganito. Para sa 100 piso, kung maglalagay po ako ng 100 piso dito, baka magsuntukan na po yung mga bata para sa 100 piso. Hindi lang 100 piso, hindi lang 1,000, hindi lang 1,000,000 ang pinag-uusapan natin dito. Bilyon piso po ang pinag-uusapan natin dito. Yan yung binasag natin na korupsyon. Binasag natin na kalakaran. Ngayon, ang tanong po, saan naman natin ginagamit yung pondo? Ang totoo po niyan, marami pa tayong pondo na nakabangko. Hindi pa natin nagagamit. May mga iba po kasi nung pumasok tayo tali sa iba't ibang proyekto na hindi natuloy noon. Meron tinatawag na continuing fund, meron mga accounts payable, bilyon din po yan. Hindi pa natin magalaw, piniclear po natin yan isa-isa. Ngayon po, meron din naman na natitipid natin na dating napupunta sa korupsyon, nagagamit natin ngayon sa mga programa, lalo na nung panahon ng COVID, ngayong panahon ng COVID, na marami tayong emergency at biglaan na gastos. Magbabanggit po ako ng isang konkretong halimbawa. Isang konkretong halimbawa na lang po. Marami po akong pwede banggitin. Ano? Ngayon lang, habang nag-iisip ako, siguro 10 o 20 na po yung pumapasok sa isip ko na pwede kong ikwento sa inyo. Pero isa na lang po, para hindi na rin po masyadong mahaba, baka masulang po yung mga sinasahin nila. Ngayon po, yung halimbawa na ito, natatandaan po ba natin nung nagkaroon po ng unang ECQ? Ang dami na nangyari, nagka-ECQ, MECQ, GCQ, MGCQ, BBQ, lahat na. Kung ano na nangyari. Pero, matatandaan natin, nung unang ECQ, nagkaroon po ang national na pamahalaan ng isang maganda naman programa, no? Yung DSWDSAP. Marami pong natulungan pero kailangan din po natin aminin na maraming wala sa listahan ng DSWDSAP. Totoo naman po yan. Aminado doon naman po ang nasyonal. Hindi naman talaga last. Hindi naman nila sinabi na lahat ay bibigyan eh. So, ano pong ginawa natin? Kung sa ibang lugar na wala na talagang budget, hindi naman siguro kasalanan ng mayor doon eh. Pero kung wala na talagang budget, ang sinasabi na lang, pasensya na. Wala ka sa listahan. Wala na tayong magagawa. Pero tayo sa Pasig, di ba tayo? Tayo sa Pasig, naglunsad tayo ng sarili nating programa, ang pangalan Pasig Supplemental SAP, at hindi po maliit na pundo, inilaan po natin para rito. Nakita natin, ito yung tamang gawin, economic stimulus na rin po ito. Maglaan tayo, nakahanap tayo ng pundo na natitipid natin at ating napupunta sa korupsyon, hindi lang milyon, kundi 1.2 bilyon pesos ang inilaan natin para sa Pasig Supplemental SAP. At sa Pasig Supplemental SAP, pag wala ka sa listahan ng DSWD, ang pamilya mo maaari pa rin makatanggap ng 8,000 pesos mula sa LGU. Alam ko pong hindi rin perfecto yung implementasyon natin ng Supplemental SAP. Pero tingnan po natin, sa lahat ng pinagdaanan natin bilang isang lungsod, 9 months pa lang po ako mayor noong panahon na yun. Pero nakagawa tayo ng ganyang klaseng programa para mas marami pong pasigin nyo ng matulungan. Isa pa lang po yan, ang dami ka po pong pwedeng banggitin. Yung mga ginawa natin para sa pangapaaralan, mula sa tablet hanggang sa malusog na batang pasigin nyo na may vitamins. Mga bata, iniinom nyo ba yung mga vitamins ninyo? Ay, hindi pala mga bata to. Inumin nyo yung vitamins ha. Kung gusto nyo maging kasing tangkad ko at kasing tangkad ni Bals Dodot, yun ang sikreto namin dalawa, ba't kami tumangkad na maging 6-footer yung vitamins natin. Kaya ngayon lahat ng K-12 natin, may ganun. Yan po yung
Anong isa sa nakita natin na tulong na kailangan natin gawin? Hindi tayo tumigil sa paghahanap ng mga paraan kung paano tayo makakatulong pa sa mga Pasigueño, lalo na sa gitna ng pandemya. Marami pa tayong pwede sa larangan na lang po ng edukasyon. Marami po tayong pwede. Kanina nabanggit ni Kong Roman yung sa PLP natin. Hindi lang kunin, nabanggit niya yung free tuition, connectivity allowance. Pero meron pa tayong ginawa para sa mga nursing student natin, yung mga yung RNE kung tawagin. Dati po, kasing mahal po yan ng tuition fee. Pero ngayon po, libre na rin yun para sa kanila. Para magkaroon tayo ng mga nurse. Kasi yan din, yung mga napupunta sa PCGH, ito yung nakikinabang po sa programa na ito. Hindi lang yung mga estudyante mismo at kanilang mga pamilya. Ang nakikinabang rin po nito ay yung lahat ng pasyente natin sa ospital. Lalo yung mga ospital natin galing PCGH, marami po dun galing PLP yung mga nurse natin. Kaya dumudoble po yung tulong na nang ibibigay po natin. Sa ospital naman, mula sa pag-rationalize natin ng City Health Department, nagdagdag tayo ng mga permanent position, nag-hire tayo ng karagdagang nurse doctor, pero higit pa ron na ipapatupad na natin yung no balance billing sa dalawang city hospital natin. Sa PCCH, maganda-ganda na yung implementasyon natin, halos 100% na po talaga. Meron akong nakausap na pasyente, yung asawa pala ng pasyente, nakausap ko, umiiyak po sa opisina ko kasi may bill daw siya na 1.7 kukuha ng pay. Kahit daw 10 years to pay, di niya mababayaran yun. So ang ginawa ko po, tinawagan ko yung ospital. Tinanong ko, ano ba, baka may pwede tayong i-discount dito. Hindi ko alam, baka may professional fee, baka pwede i-discount, baka may makatulong. Pero ang sabi po ng doktor na nakausap ko, Mayor, totoo, 1.6 million pesos yung bill. Pero dahil maayos na yung no balance billing natin, ang babayaran niya pag discharge, 0 pesos na lang. Wala na siyang babayaran. Sa PCGH, mas malapit po rito kasi sa Chadsworth, PCGH, yung General Hospital natin, nauumpisahan na rin po natin. Hindi pa perfecto yung implementasyon, pero ang punto ko lang po, pinapangako pa lang ng iba, kailangan pa ng card-card, tayo po, basta Pasigueño. Gusto natin no billing, no balance billing na po tayo. Pinapangako pa lang ng iba, ginagawa na po natin ngayon. Pinapatupad na natin. Marami pa po ang pwede banggitin. Kung pwede lang sana, hanggang hating gabi tayo dito para isa-isahin po natin ang mga nagawa natin. Ha? At gusto nyo hanggang hating gabi, ha? Huwag nyo kong hahamunin. Biro lang po. Ngayon po, sa mga pinakikilala natin pagbabago, hindi po talaga magiging madali. Babalikan ko po yung sinabi ko kanina na kung para sa 100 piso, pwedeng may mag-away na ano pa kaya kung para sa 1 billion piso. Marami po dyan. Galit na galit po talaga sa akin. Gusto nilang makabalik sa lumang kalakaran. Ginagawa nila tayo ng kwento. Nagpapakalat ng text message. Gumagastos sa Facebook. Sinusubukan tayong balikta rin. Pero hindi naman po ako nag-aalala, no? Kasi alam ko po mga Pasigueño, karamihan sa Pasigueño, matatalino naman po talaga. Alam natin kung sino ang nagbababa ng tamang serbisyo. Alam natin kung sino ang may ginagawa na maayos. Tama po ba? At di na mga Pasigueño, ang tanong ko po sa inyo, ito po ayokong binubola ko, ha? Kaya kung oo, hindi yung sagot, okay lang po, sabihin niyo po ang totoo. Wala pa akong tinatanong, oo, nabagat. yung mga nandito, mga bolero talaga. Hindi, ito po, seryosong usapan po. Tayong mga Pasigueño, itong nakaraang 3 taon, naramdaman po ba natin ang mga pagbabago? Alam ko pong hindi pa perpekto, marami pa tayong kailangan ayusin, marami pa tayong kailangan gawin. Pero ang pinaka-importante sa lahat ay tama yung direksyon na pinututunguhan natin bilang isang lungsod. Ito ang mahalaga. Kaya huwag na tayong kumaliwat kanan pa, dire-diretso lang po tayo. Ako po yung nandirito ngayong gabi, humihingi din po ng tulong ninyo. At meron po ang hingin, 2 tulong po sa inyo. Okay lang po ba? At sino nagsabi kahit 5? Kahit 10? Hindi, 2 lang, 2 lang tulong na ihingin ko po sa inyo. Yung una po,
Alam niyo, meron po ako mga kaibigan, pati mga ibang kamag-anak, tinatanong po ako, Biko, di ka ba natatakot sa ginagawa mo? Kasi, malalaking tao po yung mga nakabangga natin. Kaya, ang bidyong piso yan kada taon, di napakayaman ng mga yan. Malalaking tao yung mga yan. Di natin alam kung anong nasa isip ng mga tao na yan. Pero simple lang po yung sagot ko sa mga nagtatanong sa akin. Tao lang din ako, aminin ko. Minsan, nakakatakot din po talaga. Pero, nananatiling malakas ang loob ko at mananatiling malakas ang loob ko, hindi tayo magpapatinag hanggat alam ko nakasama ko po kayo. Basta kasama ko kayo at tinitindigan natin ang mga prinsipyo natin, hindi tayo magpapatinag, hindi tayo magpapaawat, dire-diretso lang tayo para sa ating lusog. Kakambal po ng na humihingi po ako ng tulong sa inyo na sana patuloy po ang suporta natin. Hindi po para sa akin bilang isang individual, kundi po humihingi po ako ng patuloy na suporta po ninyo sa mga ginagawa nating pagbabago sa ating lungsod. Dahil mas magagawa ko po at kakayanin ko po na tuloy-tuloy tayo sa mga mabubuting pagbabago na ginagawa natin sa ating lungsod, lalo na patungkol sa laban kontra korupsyon. Kung nasa likod ko po ang taong bayan, kung ako lang po mag-isa, hindi ko po kaya to. Kung ako lang mag-isa, hindi ko po kinaya ito. Pero basta't magkakasama tayo, kayang-kaya po natin ito bilang isang lungsod, bilang mga pasigilyo. At kasama po sa paghingi ko ng suporta sa inyo sa mga pagbabagong ginagawa natin sa ating lungsod, ay sana tulungan po ninyo ako na tayuan natin yung katotohanan. Kasi nabanggit nga kanina, ilang beses na rin po nabanggit, panahon ng kampanya, napakadali naman magsalita, napakadali mag-type sa Facebook kung ano-anong kasinungalingan. Minsan, 1% katotohanan, hahaluan ng 99% na kasinungalingan. Sa kasamaang palad, minsan may manapapaniwala kahit pa isa-isa. Kaya, hindi po ako nagtulong sa inyo. Pag may nakita tayo na alam natin kasinungalingan, i-correct po natin. Kunwari sa Facebook, huwag tayo sumagot dun sa troll. Sagutin po natin yung mga nag-share, yung mga naniniwala na alam natin totoong tao. Huwag na po tayo sumagot dun sa mga troll page kasi lumalakas lang po yun. Sumagot po tayo dun sa mga kapatid natin, sa kaibigan natin na nag-share ng page, sabihin natin sa kanila, uy, mare, uy, tita, o tito, hindi totoo yan. Ito yung katotohanan, no? Explain po natin sa kanila. Pwede ba humingi ng ganun tulong sa inyo? Sa katotohanan lang naman po tayo tatayo kasi marami po, alam niyo, ngayon sinisimulan na nila, pati pamilya ko, dinadamay. Pamilya ko, wala naman po kinalaman sa ginagawa natin sa City Hall. Halos hindi nga nakatapak sa City Hall ang mga kapatid ko. Pero dinadamay ngayon, ginagawa ng kwento. Nagkakalat ng text message. Ngayon po, nagpiprint na rin sila ng mga kuletos. Hindi ko alam, siguro, desperado na eh. Ewan, hindi ko alam. Sila lang naman po makakasagot niyan. Kaya mga kasinungalian, ako di naman po ako mag-alala. Muli po dahil alam ko matatalino ang pasigenyo. Pero, kailangan agapan din po natin. At kailangan magtulungan tayo. Hindi para sa isang tao, kundi para sa katotohanan. Hindi tayo sigurado, huwag muna natin i-share. Kung alam natin kasinungalingan, i-correct po natin. Pero yung pangalawang tulong po na hihingin ko sa inyo, alam niyo, nakaraang 3 taon, marami na tayo na pagtagumpayan, ramdam natin yung pagbabago. Pero ang totoo po niyan, may mga pagbabago tayong ginagawa ngayon na magbubunga pa lang sa susunod na 1, 2, 3 taon. Parang sa pagtatanim ng puno, minsan di mo naman makikita kagad yung bunga. Magtanim ka ng puno ng saging, 1, 2, 3 buwan, wala ka pa naman makikita. Pero basta didiligan natin, nangalagaan natin, unti-unti makikita rin po natin yung bunga. Yung mga ibang bunga, nakita na natin. Gaya ng mga nabanggit kanina, sa larangan ng edukasyon, sa servisyong pangkalusugan, sa ayuda, sa COVID response natin, di ko na rin po na-discuss yun. Pero may mga iba po, sa darating ng mga panahon, dadami ng dadami pa yung servisyo ng pamahalaan habang ang laki ng natitipid natin na dating napupunta sa korupsyon, palaki ng palaki yung pondo, parami ng parami yung servisyo na maaari natin gawin para sa Pasigenyo.
Kasi ngayon pa lang, nasisimulan na natin sa City Hall. Alam mo po ginawa natin, nakabutan ko po sa City Hall pagpasok ko. Halos walang regular na empleyado. Halos 10,000 ang empleyado ng City Hall, pero halos walang regular. Alam niyo po ginawa natin, ngayon po, more than 3,000 in 3 years na regularize po natin. Ito po, ang sinasabi po natin, ito po yung mga Pasigueño na 20 years na nagtatrabaho sa City Hall. Ang record po, Pasigueño na 43 years nagtatrabaho sa City Hall, casual pa rin nung pumasok ako. Ang permanent natin, nung tayo na po ang nanunungkulan. Ngayon po, nasa 10 years and above, lahat ng 10 years and above natin, na permanent na po natin sa City Hall. Higit pa ron, yung mga mabababang sweldo, yan po ang pinrioritize ng TIN. Yan po, yung mga street sweeper po natin, baka yung iba, may mga kapitbahay po kayo, yung mga utility worker natin, sila po yung mga inuna natin na i-promote more than 4,000 sa mga salary grade 1 natin na empleyado, more than 4,000 sa kanila. Yung mga talagang nagtatrabaho, nagpapawis, nagpupuyat ng mga street sweeper, utility worker natin, pati yung mga ibang patient order officials natin, more than 4,000 sa kanila na promote natin from salary grade 1 hanggang salary grade 3, more than 2,000 pesos po in increase ng sweldo. Yan po ang mga ginagawa natin pag-aayos ng gobyerno. Yung mga hindi nagagawa dati, ginagawa po natin ngayon. Kung nabasa niyo, sinusundan niyo po ako sa Facebook, yung pag-aayos natin sa mga problema ng lupa sa Pasig, iniisa-isa po natin yun. Halos lahat ng barangay natin may problema sa lupa. Tingnan ba, dekada-dekada na, yung sa Kanawaan, nung nakaraan, galing po ako dun. 30 years ng problema, walang nag-aayos. Ngayon, inaayos po natin, nasusolusyonan po natin ang mga problema. Nandito na tayo. At parating na po tayo, malapit na po tayo sa pangalawang yugto ng pagbabago sa ating Diyos. Nung ni Congressman Roman, marami na po tayong nagawa. Marami po tayong napagtagumpayan, pero ang totoo po niyan, nagsisimula pa lang po tayo. Sa lahat ng nagawa natin itong nakaraang 3 taon, naabutan pa tayo ng pandemya. Sigurado po tayo na kung sa susunod, bibigyan naman ako ng pagkakataon na maglingkod sa inyo na hindi lang Congressman ang kasama, kundi pati ang buong sanggunian panlungsod. Kung anong nakita natin ngayon, higit-higit pa rin ang magagawa natin sa susunod na 3 taon. Ang dami pong nag-apply sa akin para maging kasama sa lineup natin sa Giting ng Pasig. Totoo naman po yan. Yung iba baka i-deny nila ngayon. Pero alam niyo yung mga ibang naninira sa akin ngayon, nag-apply din sila para makasama sa team natin. At nung nag-a-apply pa lang sila, wala silang sinabi kundi, Mayor, ang galing-galing mo. Pero hayaan na natin sila, wag na natin sila pag-usapan. Ang importante, nakapili tayo ng mga kasama, mula Vice Mayor hanggang mga konsehal. Paano po tayo namili? Kasi yung mga ibang nangangandidato ngayon, ang totoo naman po niyan, kaibigan ko rin. Yung iba sa kanila, mababait din naman. May iba sa kanila, matulungin din. Yung iba medyo salbahe talaga, pero marami sa kanila mababait naman. So paano natin pinili? Hindi tayo namili base sa kung sino ang sikat, kung sinong kilala na. Hindi natin pinagbasihan yung kabaitan ng tao. Ang piningnan natin, sino ba sa mga taong ito ay may tamang intensyon sa pagpasok sa gobyerno? Sino yung may mabuting puso? Sino yung sincero sa public service? Yung uunahin yung serbisyo kesa sa pansariling interest. Ako po, kaya ko pong makipagtrabaho kahit kanino. At ginawa ko naman po yun mula 2019. Mula 2016, napatunayan ko naman po na kaya ko makipagtrabaho kahit kanino. Pero ang problema nang talaga, may mga iba dyan, masyado nang nasanay sa lumang kalakaran. Ang gusto natin, maayos na gobyerno, malinis na pamamalakad. Pero yung iba po, talagang nasanay na tuwing may kontrata yung gobyerno, merong SOP, may inaabot sa kanila under the table. Tama na yung ganong klaseng sistema. Putulin na natin once and for all. Pinili po natin ang mga tao na naniniwala rin sa mga pagbabago na pinaglalaban natin sa lungsod ng Pasig. Hindi po sila mga perfectong tao. Wala naman pong perfecto sa atin dito. Pero pinili natin na makasama sa Giting ng Pasig ang mga tao na kaparehas natin ng prinsipyo,
ng vision at mission para sa ating lungsod at muli po. Pinaka-importante sa lahat, naniniwala sa mga pagbabago na pinagtutupad natin sa ating lungsod Pasig. Sa congressman, wala na po tayong problema dahil nakita nyo naman yung servisyo ng isang congressman, Roman Romulo. Swerte po ako, ano, nasyahin ko, buti na lang, kasama ko po si Kong Roman. Kung ako lang po mag-isa, baka hindi ko po kinayanan. Pero dahil nasasandalan ko po ang ating congressman, tuloy-tuloy lang po tayo. Nagtrabaho tayo, pinaglaban natin ng mga pagbabago nito. Palakpakan natin, Congressman Roman Romulo. Pero tingnan po natin sa ibang NGO. At dito na rin po ako magtatapos sa ideyang ito. Tingnan po natin ang mga ibang LGU sa ibang probinsya. Makikita nyo naman po, pag magkasama ang mayor at sanggunian panlungsod, mas mabilis pong umuusat ang mga programa ng gobyerno. Kahit saan po, totoo po yan. Mas maganda po siyempre kung magkasama, magka-prinsipyo at pareho ng direksyon na gustong puntahan ang mayor at vice mayor. May iba po dyan. Mukha sigurong mabait naman, sigurong matalino naman, baka masipag. Pero, sino sa kanila ang uunahin ang tumulong sa atin sa pagbabangagong pinakikilala natin at uunahin yung serbisyo bago sa pansariling interes? Baka naman yung iba dyan tumatakbo lang para sa personal na ambisyon. Hindi natin kailangan ng ganun. Kailangan natin yung tao na hindi... Gaya ng kasama natin, hindi niya pangarap maging vice mayor. Pero gusto niya maging bahagi ng tunay na pagbabago. Kaya ang ating vice mayor, wala na pong iba, kundi si Vice Mayor Todot Jaworski. Sa mga konsyel po natin, ang ganda nung sinabi kanina ni Vice Todot, ano, inihambing niya po ang isang lokal na pamahalaan sa kupunan ng basketball. Kung may mayor, vice mayor, parang coach, head coach, assistant coach yan. Kung yung congressman, pwedeng sabihin na parang team manager, syempre kailangan yung mga player. Naniniwala dun sa gustong gawin mong coach. Ang hirap naman magkaiba ng direksyon yung coach at mga player. Pakiusap po, huwag niyo naman po ako bigyan ng mga player na ipapaagaw yung bola sa kalaban. Bigyan niyo po ako na magiging katuwang natin, yung matitibay din yung loob, dahil hindi biro yung pagbabago na ginagawa natin sa ating lungsod. Sa unang distrito, kasama po natin, kasama na rin natin ng 2019, hindi siya pinala ng 2019, pero kahit hindi siya nanalo, tumulong pa rin. Naging volunteer natin sa DRMO, walang bayad, walang sahod, walang allowance, naging kargador, naging driver, tumulong sa paraan kung saan may pagkakataon po. Bilib po ako sa taong ito, Kiko Ruschan. Isang napakasipag na kaibigan natin. Nakita ko po kung paano siya magtrabaho sa pribadong sektor. Napakasipag talaga. Maraming magagandang ideya makakatulong sa ating sanggunian. Simon Romulo Tantoco. Ang kasama natin na pinakapogi sa lahat. Nakatulong na sa akin bilang hepe ng tatlong departamento ng City Hall. May mga problema, nagdekada ng problema ng ating lungsod gaya nung problema ng mga toda natin, mga tricycle natin. Na minsan, ang problema kasi talaga nun, hindi naman kasalanan din ng mga enforcer, ano. Pero pinahihirapan yung mga toda natin dahil may mga kota yung toro natin, yung mga enforcer may kota. So minsan, wala na talagang mali, pero malapit na yung deadline nila, kailangan nilang kumota, maghahanap na sila ng mali. Oo, oh, wala naman yung driver natin na naghahanap buhay lang naman ng marangal. So tumulong po sa akin para ayusin yun at marami pang ibang bagay ay si Volta de los Santos. Naging kapitan ng Santa Cruz, napakabait, nakita natin talaga matulungin kahit sa mga panahon na wala sa posisyon. Siya tumutulong hanggang sa Pasig City Jail. Nakita natin yung mga outreach at ministry na niya ron. Ito po, si Cap Eric Gonzalez. Isang ordinaryong Pasigueño, batang Santo Tomas, anak ng isang repairman ng mga speaker o amplifier.
magiging magandang role model para sa ating mga kabataan. Coach Paul Senogat. Ang tumulong sa atin para mabuo yung local senior pension. Pao, Santiago! Wala pang music yan. Isa pa nga, andito na si Pao, Santiago! Para sa mga taga-District 1, ito po sila. Sa District 2 naman po, ito, hindi pa siya kandidato, hindi pa siya politiko, naman pa siya sa politika, tumutulong na. Panahon ng undoy, umihagi ng relief goods, meron tumutulong sa mga charity, mga outreach nila sa church, sa non-profit school, sa orphanage, si Angelo De Leon. Kagawad ng barangay Manggahan, ito tao may prinsipyo, handang lumaban, Kin Cruz.